Welcome back sa ating panibagong video na gagawin. So, ito na naman tayo. Kumusta kayo? Kumusta ang buhay? Ayan, hindi na tayo nakapagpagod ito. So, welcome. Welcome sa Usapang Photography with Floral Background. Okay. So, ano bang pag-usapan natin ngayon? Usapang still life photography. Kung hindi mo pa napanood yung previous video natin about composition, panoorin mo muna kasi magandang simula yun pagdating sa photography. Gusto mong matuto ng photography. Usong-usong nga itong still life photography kasi siyempre nasa bahay ka lang. Since ang subject kasi dito is yung mga bagay na nasa paligid mo lang. Ito yung mga inanimate object. Kadalasan ang subject mo is ordinary object lang. Kumbaga, kung itong ballpen na to, hindi siya interesting, paano mo siya kukunan? Mas magiging interesting. So, yun ang challenge dito sa still life photography. But, may freedom ka kung anong gusto mong arrangement. Depende na lang dun sa creativity mo. Kumbaga, mag-limit na lang sa dito yung creativity mo. Kung mag-iisip ka ng mag-iisip ng concept, mas magkakaroon ka ng idea kung paano mo siya kukunan. Kadalasan yung pagkuha sa mga ganito is closer shot para mas maintindihan natin. Magkakaroon nga tayo ng mga example. Maghahanap tayo dito sa bahay ng mga bagay na maaari nating kuhanan na pwedeng maging mas interesting. So, tara. Isa na natin. Unang subject natin is itlog. So, ginawa ko siyang tatlo para rule of odds, diba? Kung meron kayong mga ganito, mga colored paper, mga ganito, maganda siya gawing background check para mas litaw yung subject mo. So, ang gagawin ko ngayon ay meron akong laptop. Nalagyan ko lang ng dito sa baba. Naka-base. Ang background niya. Ito. So, ayun nga, no? Ganyan yung magiging setup natin. Tapos, yung subject natin, lalagay natin dito, di ba? Diba, litaw na litaw siya kasi puti, tapos black yung background. Diba, litaw na litaw. So, umpisa na natin, ano? Siyempre, kailangan natin na camera! Yeah. Okay, so, ang camera na to is 3000D. Canon 3000D and entry level lang to ng camera. Magiging ganito ang setup natin. Simpleng setup lang to, ano. Hindi masyadong mahirap. Ayun, gumamit lang ako ng laptop. Nilagay ko dyan yung color black paper. And yan. O, diba? Meron na tayong background agad. Then, syempre, itlog. Isa, dalawa, tatlo, di ba? Dapat, pag kumuha kayo, dapat siya ng bintana para maganda yung lighting nyo. Maganda yung exposure. So, mas maganda kung may ilaw kayo dito, banda. So, ang gagawin lang natin. So, arrange lang natin, no? Arrange. Ayan. Tatlo, di ba? Meron tayong rule of odds. So, kaya tatlo yung ginamit kong itlog para mas interesting siya. Okay?
Kukunan mo lang siya sa iba't ibang angulo. Saan mo siya pwedeng magandang kuhanan. So, depende na lang sa kung anong gusto mo. Okay. So, next. Next subject natin is ito. Itong mga tomato. Try natin kuhanan naman itong mga tomato. Diba? Ang ganda kasi ng kulay ng kamatis. Baga, warm color. Papalitan lang natin itong background. Ito, itong green. Pwede yung ano, di ba? Okay. So, ayun. I-arrange mo na lang siya kung ano. Kulang yung light. siguro dapat magdadagdag ako ng konting ilaw dito. Maghanap na ako ng ilaw. So, ayun nga, nakahanap tayo ng ilaw na matawag dito. Table lang. Okay, set up natin. Oh, nice one! Oops, hindi na nakita. Yeah. Meron pa tayo isang gagawin. Maganda rin to siguro pag in-slice natin itong kamatis. Try natin. Ano siya gagawin? Mas interesting. Sa ngalan ng photography. Yeah. Oh, nice, man. Pwede rin natin include itong ano, chili. Okay, try natin. Buha na. Maganda pa nito, pwede mo pang dagdagan. Since meron tayong kamatis, lagyan natin ng bawang. Lagyan natin ng sibuyas. Sibuyas, diba? So, ayun.
lang kasimple guys, ganun lang ang gagawin nyo. Pagdating sa still life photography, ano, kailangan mo lang ng mga bagay na magiging subject mo at gawin mo siyang mas interesting. Be creative lang. So, recap lang doon sa mga ginamit kong kung paano ko sinet up yung aking still life photography. Ginamit ko ito, laptop yan. So, pwede rin naman kayo gumamit ng mga cardboard. Siyempre, itong mga colored paper. Kailangan to. Bakit green yung ginamit ko? Kasi, kung pag-aaralan nyo yung color theory, ang complement sa red ay green. Ganda pag-aralan nyo yung mga color theory. Primary color, secondary color, ano ba yung isa? And then, di ba sabi ko kanina, pwede kang gumamit ng ilaw ng liwanag ng bintana, di ba? Ayan. Ito yung, pero kasi, kulang yung lighting ko. Kaya, gumamit ako nito. Ayan. Para mas mag-pop up yung aking subject. Para mas magkaroon ng sapat na liwanag. Ayan. Mas makuha ko siya ng detail. Di ba? So, mas maganda kung gagamit ka rin ng tripod. Ano? Di ba? So, nga pala, ang aking camera ay Canon EOS 3000D. And, so, nakita nyo naman yung mga picture na nakuhanan ko. Sana maging inspirasyon. Wow! Maging inspirasyon. Mag-idea para makakakuha lang kayo ng idea. Time kasi natin na to. Kailangan natin maging productive pa rin. Eh. Kailangan may mga bago tayong natututunan. Samantalahin natin tong time na to para matuto ng mga bago. Diba? Matuto tayo ng mga bagong skills. Ma-improve natin yung mga passion natin. Ang gandang opportunity to. So yun, bonus tip lang. Ano? Wala namang masama kung mag-search ka sa Google, gagayahin mo yung mga idea doon. Ano, maganda nga yun eh. Yun ang pinakamagandang umpisa rin sa photography. Talagang kailangan ma-inspire ka muna. Kakuha ka ng idea sa ibang tao. Diba? Para at the same time, pwede mo siyang ano eh, ma-manipulate. Magawa mo siya ng sarili mong mag-idea. May sarili kang style. Diba? Una, ganun talaga, kahit sinong nag-umpisa, magkakaroon ka muna ng inspirasyon, mga iidolihin mo bago mo madiskubre yung sarili mong style. Diba? So, yun, sana na-enjoy mo tong video na to at don't forget to subscribe and follow my Instagram. Follow mo rin, like mo rin yung aking Facebook page at Simple Gallery PH. Shoutout tayo kay sa kaibigan ko, kay John Paul Tenorio at kay Marvin. Ayun. Kay Joshua na rin, no. Calvin, Diego, ayan mga tropa ko diyan sa San Juan. PUP San Juan. So ayun, stay safe. Stay at home. Matatapos dito ng pandemic and magpaalam na kayo dito sa aking floral background. Ayan, paalam muna ka dyan. Ayan. Chicken feed out! Ano ba ako mag-out?